Okay, first I would like to thank you all for watching my video, tutorial with regards to making a centerpiece using Calathea plant. Okay, now I will be trying to show to you something not so new. I think you can also do it. Yun nga lang, very simple lang kasi ang aking mga ginagawang design. Yet, dahil sa kasimplihan, siguro, hindi napapansin natin. Kaya hindi tayo nakapag-conceptualize. So, usually dito ako bumibili ng halaman. Ayan yung mga succulents. Ayan. So, dito tayo mamimili. Okay. So, ito yung binili ko kahapon. This one. Okay. So, I already arranged them sa mga paso. Para hindi tayo masyadong magtagal. Okay. Okay, this one is okay. We call it the hands and cheeks. Okay. This one. Or they call it Vietnam rose. This cabbage. The Vietnam rose cabbage. Okay. So we have also the jade. And we have also green cactus flower. This one. This one is the jade. Okay. So we have also the fusi, this one. So each succulent has its own characteristic. Merong mga succulents na ang gusto nila sa dahon muna magdidilig, tapos pababa. Actually, you can leave them na hindi nadidilig ng 3 days, 4 days, hindi sila mamamatay. Bakit? Yung kasing tubig na i-impact sa kanilang mga dahon. At yun ang ginagawa o na-preserve sa mga dahon. At yun ang ginagamit nila when time na walang nagdidilig o wala silang makuhaan ng tubig. Okay, now, I will be showing you combination naman. Okay, kasama na rin siguro yung pagpili ninyo ng mga paso. So, I will be doing a combination of the succulents. Actually, ang sarap i-design ng mga succulents. Okay. So, one of my ginawa ay ito. See? Nilagyan ko siya ng quotation, biblical quotation, then try to. Kasi yung iba ang ginagawa, pagkakabili nila, nilalagay lang nila sa isang tabi. So, maganda din na ayusan sila in such a way na katulad din sila ng mga house plant, yung malalaking halaman. So, in fact, ang ganda nga nilang tingnan eh, lalo na kung marami. Kaya nga, ang pagbili ng mga succulents, in group dapat, hindi pwedeng isa-isa lang, in my own point of view ha, kasi pag isa-isa lang hindi siya ganun makikita, maliit na nga siya, hindi siya ganun ma-appreciate. Once na marami sila sa isang lalagyan, dun mo siya ma-appreciate ang kagandahan nila. Parang they come in group or in group. So, mas marami, mas maganda silang tingnan. Okay. Meron din akong prepare. Actually, pag nabili ako ng halaman, lalo ng succulents, ito yung mga paso na binili ko na para sa kanila. So, I have this. Very cute siya. And then this one, the ordinary. Okay. We have also this one para sa mga succulents. This one, a bigger. Usually, mga dwarf na siya, mga dwarf plants. And this one, isa sa mga paborito ko. Later on, we will be using this. And then, this one. Okay, so, anong expectation natin sa video na ito? Simple lang. Pagpili ng paso, pag-conceptualize kung anong gusto mong halaman para dun sa klase ng paso. O dun, anong gusto mo ng paso para sa klase ng halaman. Vice versa. Hindi ka pwedeng bili ka na lang ng bili. Kailangan may purpose din. Bakit mo siya binili? For example, this video, paghahaluin ko, pagsasamahin ko ang succulents at saka ang mga houseplant, yung usual or regular size na houseplant, may nakita ako nito. Actually, nung bumibili ako, may nakita akong ganitong klase ng paso. See? Okay. I think there is a purpose. Bakit yan ito? Okay, so mamaya titingnan natin. So, kasi maganda, while you are buying something, there is something, there should be ideas, playing inside your mind kung paano, ano kayang maganda dito sa paso na ito. If you are ordinarily, okay, ang gagawin mo is just to put this one,
ganito lang gagawin mo, di ba? Kawawa naman itong sizes na ito, o itong spaces na ito. So, in trying to buy pots, kailangan, you have to conceptualize. Okay. Another thing, ito din ang gagamitin ko bilang, iko-combine ko siya sa succulents. Okay, so, ang tawag sa halaman nito, this is a torch ginger. So, it comes from the family of aloe vera. If you will notice, may mga halaman na hindi siya kaganon kasikat or ka-common. Mas na-appreciate natin kasi yung mga common plants, diba? Yung mga house plants na nakikita, usual natin nakikita sa mga bahay, like Marian, yung mga ganyang klase ng halaman. In fact, there are also plants na maganda siya pero hindi siya ganun ka-common. When I was buying the succulents yesterday, nakita ko siya. Okay. So, I tried to, okay, made a research na isa pala siyang aloe vera or family ng aloe vera. Ang kanyang dahon is very thick. Okay, para siyang plastic. Pag hindi mo malalapitan, hindi mo malalaman na totoo pala siyang, you know, totoo pala siyang halaman. At makintab ang kanya. Very glossy. Napakaganda. Okay, in my next video nga, I try to present to you 10 plants na hindi siya common, na hindi man lamang pinapansin. Okay? We do not notice, pero meron silang kakaibang ganda. So, siguro isa na ito sa ipipresent ko, ang tinatawag na torch ginger plant. Okay, now let's move on. Okay, so ito yung halaman, ito yung paso na binili ko. So, ang na-conceptualize ko sa kanya is bakit hindi ko pagsamahin o pag-combine ang house plant together with the succulents. Titingnan natin kung maganda ang effect niya. So, ito yung pinili ko na halaman, which is the torch ginger. Okay, just put like that. Naitanim ko na siya, yung pinamili ko kahapon. Ilagay lang siya sa tabi. Okay. Napakasimple. It's, it is only your initiative and aesthetic skill ang magpapaganda sa inyong halaman. See? Maiisip mo ba na itong pasong ito ay ganito ang purpose? So, it is up to your aesthetic skills. Or skill. See? Ganito na po siya lumabas. So, next time na pipili kayo ng paso ng halaman, be sure na meron kayong something in mind na para dun sa paso na yan. Ang daming mga klase ng paso. Meron siya yung para siyang rectangle. Meron din siyang purpose. Just try to be creative, innovative, okay? Kasi nakakasawa na, tanim ka na lang, wala man lang siyang ganda o wala man lang siyang appeal aesthetically. Kasi ang halaman, kapag inayos mo talaga, nakakadagdag siya ng ganda sa kapaligiran. So, doing the double pots. Tinawag ko siyang double pots kasi dalawang paso ang gagamitin natin. All the things that I'm doing here is para magkaroon kayo ng idea kung paano pa mapapaganda ang presentation natin ng mga succulents. Actually, these are ordinary and simple, and yet, sabi ko nga, dahil sa kasimplehan niya, nakakaligtaan,
don't you know that simplicity is beauty? The more na it gets simple, the more na napakaganda sa paningin. Okay. Now, I have here, this is what you call Korean rattan. Okay. Para siyang, how do you call that? Yung ating halaman dito sa Pilipinas. Okay. Yung palm plant or tree. Okay. Palmera. Para siyang maliit na palmera. This is what you call the Korean rattan. So, just get, okay, ito yung paso ko na ginamit. Combination of light and, what do you call this one? Neon color. Okay, so, kumuha lang po ako ng ilang piraso ng bato, yung malalaki. Pampabigat lang siya, ilalagay lang natin siya dyan. Napakasimple, pero kapansin-pansin siya pagka natapos na. And then, you have to cut a styrofoam. Styrofoam po siya, okay? Ilalagay nyo lang po siya dyan, sa loob. Para lumitaw ang inyong halaman. Okay, just like that. Okay? Now you have the styrofoam. Then you will put this plant here. So double pots, okay? Pero ano pa ang magpapatibay sa kanya at magpapaganda? Of course, ang ating mga bato. See? Sisiksikan nyo lang po siya ng bato. Unahin natin yung maliliit para doon sa loob mismo. Ganyan lang po. Okay, unahin natin yung maliliit. Okay, now you have it. Okay. Ang maganda dito kasi, ang mga paso colorful, nagbibigay siya, nagdadagdag siya ng ganda sa inyong halaman. So, you have it here. Okay, let's see. Kayo na ang bahala. I use styrofoam kasi, ano tayo, DIY. Minsan wala naman tayong kasama sa bahay, wala tayong mautusan. Okay. So, you will use this one. Para lang maging maganda siyang tingnan. Look at that. Okay, pantayin lang natin. Okay. Look at your double pot plant. Okay. Simpleng bagay lang po siya, pero minsan kalimitan, kadalasan, kung ano ang simple, yun ang nakakaligtaan. So, again, till next time po. So, please do it yourself. Kasi masarap talaga ang mag-design ng mga halaman, lalo na kapag nakita ng iba at pinupuri ang inyong halaman. So, the more na nagkakaroon kayo ng interest para mag-design. So, please do not forget to subscribe and like my videos and channel. God bless and stay safe. Next time I will be showing to you, sabi ko nga, yung 10 halaman na hindi siya common yet napakaganda din nila kapag ka naayusan at kapag ka iniligay ninyo sa inyong mga tahanan. Thank you very much po.